What's up mga kapatid? Welcome to my channel. For today's video ay magsisit up tayo ng undersump aquarium. So ipapakita ko sa inyo kung paano ito isit up at kung gaano ito kaganda. Okay, are you ready? Let's go! Okay mga kapatid, ngayon ihahanda na natin ang mga kailangan sa pagpasimple o pag-set up ng ating undersump. So, syempre, unang gamitin natin isang malaking aquarium. In 5 feet po ang apat dito. Then, undersump natin nasa 5 feet din. Ayan siya. So, syempre, kailangan natin ng submersible pump. Ayan, so ito siya, yun yung magtutulak ng tubig pataas, yung higupin niya, ibubuga niya dito. Okay, mamaya papakita ko sa inyo pag sit-up na din. So mga medias, ito, then buhangin, ito siya, ayan. So ito yung magpipilter, yung isa sa magpipilter. Then syempre, ito, ginamitan ko siya nung dead corals. So isa dito sa magpipilter dyan sa ilalim. At syempre yung pinakauna, itong filter cotton, biological filter cotton. Ito yung pinakauna na babagsakan ng tubig. So dito lahat dadaan ng dumi na galing sa taas, ito magsasala. So ito yung laging unang lilinisan. Okay, handa na ba kayo? Umpisa na natin. Let's go! So unang ikakabit natin ay ang pump. So ito na yon, tutok mo dito guys, ilalim mo dito. So ito yung pump niya, ayun, nalilin na. Ayan, ayos natin. Ayan. Natin siya din, lalagyan natin siya ng ilbo. Okay. Ayan. Mamaya itali natin siya ng cable tie para fix siya, hindi siya galaw ng galaw. Choke ako ng cable tie dun. The next na ilalagay naman natin itong exit ng tubig niya. So mula dito sa aquarium, itatapon niya mula dyan sa pump. Itatapon niya tubig sa aquarium. So dito naman siya lalabas. So ito na siya. Lagyan natin. Meron yan para hindi bumagsak. So ito na. So malamang sabihin nyo bakit walang exit. So hindi ko na yan nilalagyan ng exit kasi if ever magalaw ng sino man o matanggal, maubos yung tubig mo, lalabas lahat yung galing dito. So bubawasan. So kaya gagawin natin, hindi na lang. So pinaka the best, pag madumi na, ito ang gagamitin nyo. Gagamitin natin. So sa side po ninyo na lang, iurog nyo na lang yung, iusog nyo na lang yung mga midyas. Then bumba tubig. So siphon. So mamaya papakita ko din sa inyo paglinis. So ngayon ito, lalagyan natin siya ng filter. So first na ilalagay natin itong ano, yan, diretso na to. So ito sa magandang maglinis. So then ang next naman natin, ito naman, ito siya. So may mga buhangin. Ayan, so yan yung next
natin. Okay. Yan na yung ayon sa pagkasunod-sunod din. Next, ito yung magsasala ng lahat ng dumi na itatapon mo sa taso. Dito natin ilalagay yan. Ayan. So, yan yun. Mamaya, lalagyan natin ng maraming dyan para mas ano siya. The next ay tapos na tayo dyan. So, mamaya pupunin natin yan. So, lilinisin natin ang aquarium din. Isisit up na natin siya. Lalagyan natin ng media. So, maya-maya lang, iayos na namin. Siya mapuno. Then next na gawin natin ay lilinisin natin ang aquarium. Jo, kuha ko lang cutter na bago. Wipitan lang natin. Ayan. Okay. Natin mabuti. So ayan, lalagyan na natin siya ng tubig. So, yan mga kapatid, lalagyan natin siya tubig para matesting na natin ang ating undersump. Okay, let's go! So, yan. Tupuno na siya. Puno na yung tanki natin. So, importante, mapuno mo ito. Sakto lang para pagbaba ng tubig, balance siya. Okay, tingnan natin kung gagana siya. Saktan natin ang sump natin. Let's go! So ayan, mula dito sa sump, submersible pump, tatapon niya papunta dito. So, dito niya ni-exit. So mga kapatid, kung mapapansin nyo, mayroon kaming ganito. So kailangan nyo ito para hindi masyado malakas ang pressure ng paghigop ng tubig pababa. Kasi kung wala ito, buo lang, posibleng kakainin ng exit ng tubig ang mga isda nyo. Kaya so, importante, tusok-tusok lang para di masyado malakas yung pressure nya. Butas-butas lang. So, mula dyan, ito na, itatapon nyo na dito. Ayan. So, dito na yon. So, ito na yung unang babagsakan nya. Ito yung mga biological filter. So, ito yung laging lilinisan kung kinakailangan. So, then dadaan siya dito ngayon sa mga medias. Ito yung labarin, saka itong mga buhangin na medyo malalaki. So, ito yung pangalawang magsasala ng dumi or filter. So, kung kinakailangan nyo din, lilinisan natin siya.
Then next, dito na. Ito na yung jig corals. Yan, upapalsa rin yung papalino nito. Dito ba may iba bato dito? So, malinis na talaga. So, sa top 2 na siya. Then dito, so kailangan wala dito yung laman. O kung maglagay ka naman dito, kailangan hindi mo matakpan yung submersible pa para hindi madili yung ano niya. Yung daloy ng tubig ang paghigap niya. So, yan mga kapatid. After 3 days, lalagyan na natin siya na ito. So, sa ngayon, isa-cycle muna natin para maganda yung quality ng tubig natin. So, after that, lalagyan natin siya. So, makikita nyo kung gaano ka na, sa pagdaan ng ano, mga araw, makikita nyo kung gaano ka rin at gaano kaganda yan. So, maliban dyan, lalagyan pa natin yan ng isang malakas na air pump. Erasure kumbaga. So, kukuha lang ako ng bato. Yan yung bato. So, bakit nyo naman kailangan ng malakas na air erasure? So, para na rin siya umangat yung lumi sa ilalim. Ayan. So, Joe, okay mo maya? Gusto mo? So, ito na yung mga kapatid na sinasabi ko kailangan ng malakas na erasure. Ayan, para yung lumi sa ilalim, aangat yan pag malakas yung hangin mo. Yung erasure na tinatawag. So, napaka-importante yan. So, syempre, bago natin malaman yan kung talagang okay yan, tatanggalin natin ngayon yung submersible pump para malaman natin kung balance, walang kulay, hindi sumubra ang tubig sa baba. Okay, let's go! So ngayon, mula dito, ang tubig na to, ipababa niya yung sobra. So yan, bubaba niya dyan, malalaman na natin ngayon kung aapaw siya. So, importante yung mabalance mo yung tubig. So, pagbaba niya, hindi siya aapaw. Okay. Yan, malapit na. So, malapit na yan. So, kung mapapansin nyo, hindi pa siya napupuno. So, pag napuno yan, ibig sabihin, sobra yung tubig mo, hindi balance yung bigay mo ng sump. Pag-start mo pa lang ng tubig sa aquarium at saka sa tank. Okay, ayan. Tapos na. So, natesting na natin. If in case na mag-brown out, so automatic mamamatay yung sump, di ba? I-release niya ngayon lahat ng tubig pababa na kaya niyang i-release sa exit. So, ito na yung nangyari. So, ito yung posibleng mangyari. So, ayan. Sakto yung tubig niya. Then, ito. Ayan siya. Sakto lang. Okay. Tapos na tayo mag-set up ng ating undersump. Okay, what's up mga kapatid? After 3 days, nilagyan ko na ito ng isda na aquarium na may undersump. So, after 6 days or 1 week, ito pa rin ang tubig ngayon. Papakita ko sa inyo. Let's go! So, ayan. Napakaganda ng mga isda. So, healthy sila. Wow! Ayan. So, ang linaw pa rin. So, yan ang maganda sa Anderson. Sobrang linaw siya. Ayan siya. So, wow! Ang sarap ng langaw. So, ito yung Anderson ko. Ayan. So, ayan yung midges niya. So, bali, apat na ano ito siya. So, ito yung bagsakan ng tubig. Then, pangalawa. So, ganyan-ganyan ito. Ayan. Okay. That's all for today. Thank you and mabuhay. Bye-bye.